Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang version ng palitaw. So let's start mga kamamsi, samahan niyo po akong magluto. And before tayo mag-start magluto, sana po ay supportahan niyo ako sa aking FB page, Presi Mature din po. So let's start mga kamamsi! Sa paggagawa ng galapong, itong ating magiging ingredients, kailangan natin ng tubig at 2 cups na glutinous powder or giniling na malagkit. Sa atin namang syrup, ito naman ang ating kakanggata, pangalawang gata, ang ating pang-toppings na sesame seeds o langa, at ang ating white sugar. Nakadepende po sa inyo kung gaano katamis na gusto nyong ilagay sa inyong gagawin na kakanin. So let's start, lutuin muna natin ang ating sesame seeds. Into medium heat, sangagin natin ang ating sesame seeds. 1/4 cup and 1 tablespoon. And then, sangag-sangagin lang natin ito. Huwag nyo itong hahayaan na hindi masangag or hindi mahalo-halo. So, ayan, okay na ito mga kamamsi. Kapag ganito nakikita nyo, kailangan i-low, low, low heat nyo siya. And after nyo may upangin yung istoba, halu-haluin nyo pa rin yan kasi nga mainit pa yung ating kawali. So, iseset aside ko lang ito at kukunin ko yung ating grinder o yung ating pagigilingan ng ating sesame seeds. So, bali, nagtira po ako ng konti para sa ating pang-toppings. Hindi ko to giniling. Ito naman ay giniling ko dito sa aking grinder. And then, by the way, pwede nyo naman pundik-dikin ito if ever na wala kayong gilingan. So, gawin na natin tong galapong. Gamit ang tubig, normal water ito mga kamamsi, lalagyan natin ng pautay-utay na tubig yung ating glutinous powder. Yung glutinous powder at giniling na malagkit ay iisa lang po yun mga kamamsi ko. Malagkit na giniling lang po ang tawag dito sa amin sa Pilipinas. Kasi meron po nag-comment eh. Pautay-utay nyo lang lagyan. Huwag nyo pakaramihan ka, baka mamaya sumobra. Sa bagay, pag sumobra yung tubig, madali nyo lang namang dadagdagan ng giniling na malagkit. Kaya lang, dadami ng dadami yung inyong galapong. Which is, pa kung budget nyo lang yung yug nyo ay para lang sa 2 cups, eh, mawawala ng lasa kapag dinagdagan nyo pa. Lagyan lang natin ng pakunti-kunti. So, bali, ang nagamit ko na tubig dito ay naubos ko yung 1 cup ng water sa ating 2 cups na glutinous powder. So, ayan siya. I-forma na natin ito. So, depende na sa inyo sa gaano kalaki ang gagawin nyo na tabas ng inyong kakanin. So, kuha lang tayo ng ating galapong and then i-circle natin. And then, pahabain natin. Huwag natin masyadong lakihan kasi para madaling maluto. Circle. And then, pahabain ng konti. Pindutin nyo dito sa pinakagitna. Kuha lang kayo ng ating dough. And then, medyo pahabain nyo ng konti. And then, pindutin nyo sa pinakagitna. Bali, nakagawa tayo ng 22 pieces. So, magluto na tayo mga kamamsi ko. So, ilagay na natin yung ating pangalawang gata. Bali, 2 1/2 cup yung ating nakuha na pangalawang gata. So, bubuksan na natin yung ating stove. Pwede nyo pong ilagay yung inyong apoy sa high heat, pero ako ilalagay ko sa medium heat. Nakadepende po sa inyo kung gaano katamis ang gusto ninyo sa inyong kakanin o sa inyong lulutuin. Naglagay po ako ng 3/4 cup na white sugar. Magdadagdag lang tayo if ever kukulangin ng tamis. Then haluin lang natin ito para matunaw yung ating white sugar.
So, kumukulo na yung asukal natin at ang ating pangalawang gata. So, ilalagay na natin yung ating gagawin na palitaw. Para rin po kayo nagluluto ng palitaw. Ayan, o, ganyan lang yan. O. Yung nga lang, yung ating palitaw ay niluluto na kagad natin sa tubig. Eto, niluto natin siya sa gata. And then, haluin nyo para hindi magdikit-dikit. So, nailagay na natin yung ating ginawa na galapong. So, ganyan. Hihintayin lang po natin ito na lumitaw. Kasi basta palitaw, kailangan lumitaw para maluto ang palitaw. Ano yun? Ganun na yun. So, habang hinihintay natin na lumitaw ang ating palitaw, ilagay na natin ng pautay-utay ang ating giniling na sesame seeds. Tagal kasing lumitaw ng ating ginagawang palitaw. Pagpapalitaw, lulubog, lilitaw. Tayo-tayo nyo lang ng lagay. Bango. So, ilagay na natin lahat. So, hintayin lang natin na maluto itong ating palitaw. Malalaman nyo naman kapag luto na yan kasi malambot siya. Then, lilitaw lahat yan. Pero medyo luto-lutuin natin. Huwag nyo naman sobra-sobrahan ang halot. Baka naman madurog na yung inyong ginagawa. Ayan o, ganyan lang. Malumanay, kumbaga. Ayan, lumitaw na lahat yung ating ginawa na palitaw or yung ating malagkit. Gagawin natin, ilalagay na natin yung ating kakanggata. And then, huwag nyo munang haluin para malapot siya. Hayaan nyo lang siyang kumulo. So, nakita nyo, malambot na siya. Malambot na yung ating palitaw o yung ating pinakado, ayan o. Kasi lumitaw na siya, pero mas maganda palutuin nyo talaga siya kasi malalaman nyo naman kasi lalapot yan at malambot. Ayun. I-off na natin ang ating stove. Saka lagyan natin siya ng lingay, yung tinoaster natin na lingay na hindi natin giniling. Reminder ko lang po sa inyo, huwag nyo masyadong pakasunugin yung inyong lingay para hindi pumait. Masarap na version ng palitaw. So, tikman na natin mga kamamsi. Lambot niya oh. Ang ganda ng pagkakaluto. Tikman na natin. Mainit. Wait lang, hipan lang natin. Ang lambot ng ano niya, ligat. Shoutout kay Marites Manuel Lorlanda, Aileen May Magan, Nim Palungakit, and Judge Spoody. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Thank you po!